Hello po mga ka-DIY, magandang araw po sa ating lahat. Pag-usapan naman po natin ngayon itong radio na nabili ko. Ito ay alam niyo ba kung magkano ang presyo nito? Sa internet po, ang presyo po nito nakikita ko, nagre-range pa siya ng 4,000 to 18,000 pesos. Pero alam niyo kung magkano bili ko nito? Mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano bili ko nito. Ito po ay Sony, gawa ng Sony, from Japan. Original po ito. Ito ang model po nito ay Sony ICF-7600A. Yung ganito pong series ng radio ay nag-start siya noong pang 1978. Wala pa pong letter A noon. ICF-7600 lang. So wala pang suffix na A. Ito pong series ng A, nagsimula po ito ay noong 1981 sa pagkaalam ko. Correct me if I'm wrong. So, meaning, itong radio na to na nabili ko ay 40 years na po. 40 years. May kwento uli ako dito eh. Pero anyway, mamaya na yung kwento na yan. Ito pong ganitong klaseng radio ay napaka ganda pa rin. Napaka, kung titingnan natin, buong-buo pa rin siya. Ayan. Ito yung battery compartment niya. Nilagyan ko na rin siya ng battery na 4 na pirasong AA. Pero pwede rin siyang i-power through outlet. Pwede, meron siya ditong port para sa 6 volts. Ayan. 6 volts ang pong kailangan dito. Ngayon wala akong makuha dito sa mga hardware sa palibot ng aking lugar. Kaya ang ginawa ko, nag-order ako online ng adapter para dito. So bigyan ko lang po kayo ng kunting background dito sa radio na to. Meron po itong FM, merong MW or short for medium wavelength, SW or short wavelength. Ito pong MW, ito po yung wavelength mismo, pero ito yung AM, yung kasing amplitude modulation, yun yung nagre-refer sa transmitting of signal. Pero itong MW, ito mismo yung wavelength. And then ito po ay 9 bands. Meron din ditong tone, high or low or for news. And then andito yung volume niya. Volume up, volume down. And then ito yung pag-select ng kanyang frequencies. Ayan. So tingnan po natin, i-play natin 'to. Tingnan natin. Gumagana po ito, na-testing ko na 'to. At super talaga. Maganda pa rin talaga yung quality ng kanyang sound. Even though it has been for decades. 40 years na po. 40 years na po itong radio na to. Ang story po nito ganito. Nung nakarang araw po umaga, bumili ako ng almusal sa kabilang kanto. Pangatlong kanto pala. Pangatlong kanto. And then nadaanan ko yung ukay pagkabili ko ng almusal. Napatingin ako rito. Sorry, dalawa to eh. Yung isa nabili na. Itong isa yung natin pa akong mabili. Pero may nabili pa akong isa, pero hindi ganitong klase ng radio. Yun ay pang inflate o pang bomba ng gulong ng bike. Anyway, tungkol dito sa ating radio na to. Alam niyo, ang pagkabili ko nito ay 100 pesos lamang po. 100 piso. Sa ganitong klase ng original na Sony na radio, eh panalong panalo ko na. Imagine mo naman, 40 years na ito. Pero ang ganda pa ng tunog, gumagana pa, walang sira. Ang kulang lang sa kanya, yung casing niya, at yung kanyang adapter. Eh may nabibili namang adapter sa online. Kaya madaling makapag-provide nito na 6 volts na adapter. And then, tinignan ko po yung price nito sa internet, yung mga vintage na ganitong klase ng radio. Ang presyo na, nagre-range pa siya ng 4,000 to 18,000 pesos. So, compare mo dun sa 100 pesos na pinambayad mo rito. Saan ka makakuha ng ganitong klase ng radio? Na vintage na, pero gumagana pa rin at magandang quality. Mahilig po kasi akong mangolekta ng mga vintage na gamit. Ito nga, meron ako dito. Pakita ko na sa inyo saglit. Ito. Binoculars.
Ito po ay Super Zenith. High quality. Tripod tested. And then ito po ay 10x30. Ang field of view niya ay 6 degrees. Ito po ay nabili ko sa OK din, sa surplus. Nabili ko ng 500 pesos naman to. Pero alam niyo kung kailan ito na-produce? Naka-indicate po yan dito. Ayan. 1950. So meaning, kung 1955 po ito, ngayon ay 2021 ah. 66 years na po siya. Pero nang testin ko siya, grabe ho yung tuwa ko kasi talagang ganda ng performance niya. Maganda-maganda pa rin, gumagana pa rin talaga. Lahat ng adjustment malinaw pa rin talaga kapag sinilip mo. Sa mga surplus talaga, makakabili ka ng mga gandang klase ng gamit na pwede mong i-collection. Ito, nilagyan ko lang ng nylon dito. Kasi baka malaglag, mawala yung mga cup. Ayan. So kahit matanggal siya, malaglag man siya, hindi siya mawawala kasi meron siya nylon. Both po yan, front and back na eyepiece kaya yung lens. Yan. Anyway, pasakal yun lang po yan. Ito po ay 66 years na na binoculars, pero ang ganda pa rin ng quality, gumagana pa rin talaga. Anyway, may separate vlog po ako para dito na vlog ko na to, pero hindi ko pa napopost. So balik po tayo ngayon dito sa ating Sony ICF-7600A. So yun po, tulad na sabi ko, meron itong battery compartment na for AA batteries. Ayan. Yung muna po nilagay ko sa habang hindi pa dumarating yung ating adapter. So i-on po natin to. Wait lang. Ito po pala, meron ditong lock. Ayan. Actually, ito po yung lock na to. Para kung mag-travel tayo, based on the statements or explanation ng mga nabasa ko sa internet, ito pong lock na to ay very helpful kapag nag-travel. Kasi sa para hindi siya accidenting ma-on yung ating radio. Kaya ito meron siyang lock dito, lock button. Ayan. Pag pinush po natin forward, magla-lock siya. Ayan. So hindi siya gagana. Ayan, hindi siya gagana. Pero kapag ni-release po natin tong button na to, re-release natin tong button. Okay. Pababa lang po yung pag-release. Yung pag-lock niya, pataas. And then, yan, nakalock siya. And then, pag na-release siya, naka-protrude na siya. Ayan, naka-hosty siya. And then, pwede natin siyang pindutin. At gagana na siya. Let's try sa FM, sa frequency modulation. Ayan. Pag-off po natin, dito lang. Pipindutin natin ito. Disclaimer lang po ha. Yung pong music na maririnig nyo rito, hindi po siya actually talaga background music nitong vlog na to, kundi dito sa radio. So disclaimer lang po sa copyright, kung ano man yung music na may play ko rito, disclaimer po dun sa owner ng music na yun. Okay, so naka-on na siya. Lock, on. And then pindutin natin yung FM or frequency modulation. Ayan. Mga ka-DIY, kung maririnig nyo, napaka-ganda pa ng sound niya. So, bawasan natin yung volume. Okay. And then, up natin yung volume. Pwede natin i-low yung tone niya. Ayan, low. And then, use sa tone. And, balik natin sa high. Oh, sorry. Napindot ko yung FM. Balik natin sa high. Okay. Off. On. Select tayo ng frequency. Meron nga po pala itong antena. Ito ta. Ayan. Mahaba rin po yung antena nito eh. Ayan. Mahaba po yung antena. Okay. So, nakadepende po ito sa area kung sa kung maganda ang signal o mahina. O malakas o mahina ang sagap. Kasi minsan may mga area na mahina yung signal. So, mas maganda nasa may open space or nasa may malapit sa bintana para mas malakas yung sagap ng signal. So, lipat po natin ng
frequency. Sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Congratulations on location. To live without each other. Ito pong red na to, yung tuning, kapag naka-red po siya, ibig sabihin nakasentro siya sa frequency. Kapag naman po nawala siya, ayan, napansin nyo nakawala. Wala siyang frequency. Hindi siya nakasentro. Ayan, wala siyang red light. So, wala siya sa sentro ng frequency. Okay, huwalin muna natin. Tumat tayo ng, ayan, marunig yung hindi magandang sound kapag hindi nakasentro yung tuning niya sa modulation. Pag nag-red po siya, ayan, nakasentro sa frequency. Okay, hanap pa tayo. Ayun na, marami siyang FM station na nasasagap. So, lipat po natin sa medium wavelength or sa AM, amplitude modulation. Okay. Hanap tayo ng frequency. May static po. Ano ang mas gusto mo? Ikaw ay mapapagod sa paglilengwa? O at yung iba naman ay hindi makaalis sa trabaho, nakaligtahan nila yung schedule nila, kaya na-late sila. Kaya hanggang sa ngayon, hindi kaya pa rin po natin yung ilan sa mga ito na i-schedule po nila at ilagay nila sa kanilang kalendaryo na pag... Me. She got a body and bottom like Cardi B. Then she be stalking me like I was broccoli. I'm getting hurt now like a lobotomy. Someone, you gotta learn to let them go. When I
dahil ang muli nais ko'y payakap kahit sa sandal. Ikaw ay ah, oo. Oh, si Mercy. Remind ourselves, alam mo yung kahit na it's so relaxing to be outside, mabasa tayo. So ayan mga ka-DIY, nakita naman natin at napakinggan na talagang itong 40 years old na Sony na transistor radio. Hindi lang pala ito transistor radio kasi mayroon itong FM eh. May frequency modulation. Eh, talaga napakaganda pa. Panalong-panalo po. Sa, imagine nyo, sa 100 piso, mayroon ka ng ganitong klase ng radio at original from Japan. Yung weight po nito eh, talaga namang okay na okay. Matibay. Sa 40 years niya in existence eh, ang gandang klase pa. Kaya po sa mga mahilig magtingin-tingin sa mga surplus store, sa mga surplus products, ay makakakuha po kayo ng magandang quality ng mga products na mapapakinabangan pa. Ito pong ganitong klaseng radio ay very useful sa mga probinsya na walang mga kuryente. Ito po ang inaasahan nila, lalo kapag halimbawa dito rin sa syudad pwede na itong gamitin kasi kung mayroong bagyo, may kalamidad tapos walang supply ng kuryente, mayroon ka lang 4 AA batteries na rechargeable o kaya kahit hindi rechargeable, maaari mo na itong magamit kasi battery lang kailangan mo, hindi mo na siya kailangan pang i-charge, hindi mo siya kailangan isaksak sa power supply, so yung battery lang mismo. Kaya sa probinsya, gamit na gamit yung mga ganitong klase ng radio eh. Although yung mga radio doon na hindi naman ganitong klase, yung mga ordinaryong radio lang. So ito, panalong-panalo po. 100 piso, meron ka ng ganito. Okay, so yun lang po mga ka-DIY ang aking update sa araw na ito. At maraming po salamat. Sana yung nagustuhan ninyo ang aking update tungkol dito sa Sony. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol dito sa Sony ICF-7600A, ay hindi po ako ang eksperto para makasagot ng inyong mga katanungan. Pero maaari po kayo makapag-research tungkol sa ganitong klaseng radio. Kasi yung ibang information po na ibabahagi ko sa inyo ay niresearch ko din po yun tungkol dito sa Sony ICF-7600A. Okay mga ka-DIY, so yan lang po at talagang panalong-panalo po dito. 100 pesos for this Sony ICF-7600A na 40 years old na. Kasi ginawa po ito ay noong 1981. Okay. Maraming po salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.